Magandang araw mga panalig! So narito tayo ngayon sa aming hasyenda. Ano ang hasyenda ni Don Felipe? Dahil tayo ay magtutur at maghahanap tayo ng mga kung ano-ano. No? Kung ano ating makita. At dahil dyan, dahil tayo ay nasa gubat, kailangan natin ang ating OOTD ay the best. Ano? So syempre, meron tayong gulok na nasa kaluban. Ang ating yan, laban sa putik. Ano? Bota. At sabi ko sa inyo, meron na tayong bagong El Hacendero Cup. Okay, so panlaban sa init. At ready na tayo na kung ano man ang ating makita ngayon sa hacienda. Tayo ready na. So samahan niyo ako. So mga panalig, ang una nating gagawin ngayong araw na ito, tayo maghuhukay o magbubunot ng kamoting kahoy at ating ilalaga. No, so ganito 'yan. So ang una, syempre, medyo puputulin muna natin. Kita niyo naman, medyo mataas. Ito na. So mag-ingat kayo sa akin ha, kayong mga hindi pa nagsasubscribe. Sa nanonood, kita niyo matalas. Okay. So bubunutin natin. Yeah. Kita nyo. So bunot-bunot lang yan ng konti-konti. Tingnan natin kung may laman. Yo! Ang daming laman. No? So pwede na yan. Ating puputol-putulin. Yung lamang laman ang ating kailangan. Yan, isa. Dalawa. Teko. Tatlo. So, nakatatlo tayo. Pwede na yan. Panlaga mamaya. So, sa mga walang makakain dyan ngayong panahon ng quarantine. Ayan. Okay na okay to. Balinghoy. Kamoting. Kahoy. Yes. Tapos na lang to. So, konting trivia. Ito nga pala ang itinatanim sa kamoting kahoy. Yung mga naputol nating puno. Ito ipuputulin din yan. Okay. So, ito ang itinatanim. So, puputulin mo lang yan ng medyo pa-slant. Yan. Tapos, maghuhukay ka. Pag nakapaghukay ka, kunyari ito yung hinukay mo. Lalagay mo lang na ganyan. Yan. Tutubo na yan, ilang buwan. Meron ka na uling mga kamoting kahoy. Okay? So, ang sunod naman natin na huhukayin ay kamoting bagin. No, so, yung makikita, narito ako sa gitna ng kamoting bagin. Kung pinagkaiba niya sa kamoting kahoy, yung kamoting kahoy pataas, itong kamoting bagin, palawak yan, pababa. Ano? So bukod dun sa laman ng kamoting bagin na ating hahanapin, pwede rin lutuin yung mga talbos niya. Gaya nito, kukunin mo lang yan. Pwede na yung gulay, ilaga, bagoong, pwedeng-pwede. Siyempre, yung kamoting kahoy din, yung kanina nating pinutol, pwede rin itong lutuin. No? Pwede rin itong gataan. Itong mga talbos, na, yan, talbos. Pwede rin itong kuhanin, tapos gagataan, pwede rin pang ulam. Ano? So ngayon, doon na tayo sa kamoting bagin. Anong technique sa kamoting bagin para tayo ay makahanap ng kamoting bagin? Ite-trace mo yung kanyang mga tawag dito, mga stem, mga sanga-sanga. Tapos maghahanap ka ng ugat. Okay, so samahan nyo ako, maghahanap tayo ng mga ugat. Ibig sabihin nun, pwede na yung hukayin kasi may laman. So sa ating paghahanap, nakita nyo, meron tayong nakitang stem na medyo malaki, tapos merong ugat. Pakita uli natin yung ugat. Yan, ito yung ugat. Ibig sabihin yan, may laman yan. Ano? So, tingnan uli natin ano, kung may laman nga. Hukayin natin. Pakita nyo, pakita. Aray ko, para makita. May laman. Kaso, yan, maliit lang. Ano, so ganun yun, paghahanap ka ng ugat, tapos kita mo yung ugat ay papunta sa ilalim ng lupa, ibig sabihin may laman. Alam nating maliit dahil dito pa lamang sa simula, alam mo na maliit na. Kaya, maliit ang nating nakuha. So maghahanap tayo ng medyo malaki-laki. Okay? So sa ating pong paghahanap, marami pa tayong nakitang mga ugat-ugat.
kagaya nito na kitang-kita na natin agad ang laman. Yan. So, umuultaw na yung mga laman. Pwede natin hukayin dahan-dahan. Kailangan sobrang lalim para hindi maputol. Okay. Okay. Cute. Cute uli ang laman. Wala na yata itong laman. Puro maliliit lang. Okay. Ito pala ay nakuhanan na. So mga tira-tirahan na lamang po ito. Kaya pagpasensya nyo na. Aww. So mga panalig, meron tayong isang technique na ituturo ko sa inyo. Kita nyo, sa ating paghuhuka, yung ating gulok medyo dumami na kanyang putik. May technique dyan. Kami mga sendero, alam namin yan. Ano yun? Maghahanap kayo ng puno ng saging. Yan. Puno ng saging. So dito, kita nyo yan. Tapos para maalis yung putik, tutusok nyo lang. Pakita mo. Oh. Kita nyo? Malinis na uli ang ating El Hacendero gulok. Ano? So pwede na uli tayong maghukay. So, ito na nga mga kapanalig ang ating nakuha. Meron tayong kamoting kahoy at kamoting bagin. Medyo maliliit lang dahil ito yung mga tira-tirahan na. Pero, pwede nating pagtiyagaan. Ano po? Pero bago natin tulutuin, may pinong muna akong i-feature sa inyo. Ito, nakikita nyo, nasa aking kanan. Ito ay mga mani. Yan. No, mani. Ito ay sa ilalim din ng lupa tumutubo ang mani. Baka may hindi nakakaalam. Makala nyo ang mani ay bunga. No? Yung sa ilalim din ng lupa. At sa aking kaliwa, narito naman ang mga luya. Yan. Ano yung, paano naman yung luya? Yung luya sa pailalim din yan. At kita nyo, tinatakluban ng dahon ng niyog. At hinahayaang sumuloy ang mga dahon ng luya. Okay? So gusto nyo bang makita kung anong itsura niyan? So hukay natin, pero huwag kayong maingay. Hindi yan atin. Hindi to kay Don Felipe, sa kapitbahay. So hukay natin. So, mukhang katatanim pa lang po ng luya. Wala pa siyang laman at binunot na natin. Baka mapagalitan tayo ng kapitbahay. So, ibabalik po natin. Kunyari, walang nangyari. Okay! Mukhang bagong tanim na ulit ang ating luya. Kaya pala, hindi pa pwedeng bunutin dahil wala pang laman sa kapitbahayan. So, tayo na. Ilagaan na lang natin yung ating nakuhang kamoting kahoy. Ang ingay ng ating mga kapitbahay, pero okay lang. Pakita mo yung aking pamangkin dyan, yung pinaka-cute daw. Pakita mo. Hindi ah! Hindi ah! Ako nagbibidyo yung pinaka-cute. So, hugasan natin ang ating mga kamote. Hugasan muna natin ang sarili. Yan. Hugasan muna natin. Tatanggalin natin ang putik. Yan. A few moments later. So, kitang-kita nyo mga kapanalig. Yan, may hugas na ang ating mga kamoting kahoy. Ang sunod natin gagawin, babalatan. Tuturo ako ng technique kung paano binabalatan ang kamoting kahoy. Dahil, baka akala nyo sa iba, parang ganito balatan, no? Parang upo, parang carrots, ganyan. Hindi. Hindi ho yan parang mangga. Ganito lang ang technique nyan. Gamit ang El Hacendero kutsilyo, El Hacendero gulok, hihiwaan nyo lang siya dito sa gitna. Makita mo? Hiwaan nyo lang sa gitna. Yan, ganyan. Tapos medyo gaganyo ng kaunti, pakanan. Ganon din sa kaliwa. Tapos pwede nyo lang alisin ang balat. Oh. Dire-diretso na yan. Ibig sabihin yan, maganda ang pagkakaano ng kamoting kahoy. Naalis na yung kanyang mga balat. Hindi nyo na kailangang isa-isahin. Okay? Yan! So, sunod na. 1, 2, 3, come on! A few moments later. So matapos muna ating balatan, may lakaw, ang ating kamoting kahoy. Kita nyo, makinis. Napakakinis ng ating kamoting kahoy, parang ako. So, kamoting kahoy.
i-eat natin dahil nga ito'y special menu. Ito ang ating gagamitin. Special Eid Iran, Hacienderos Eid Iran, ano? So ito'y gawa lamang sa yero na binutas-butas ng pako. Hindi ito nabibili sa kahit saan, ano? Special lamang ito dito. Kung gusto niyo umorder, subscribe muna kayo, ano? So i-eat natin. Ganito 'yan. So ganito lang. One eternity later. So mga panalig, kita nyo, na-edit na natin ang ating kamuting kahoy. Paglilinaw, hindi po natin ilalaga ito. Sabi ko kanina, tayo maglalaga. Pero naisip ko nga, gagawa tayo ng special recipe. So kakaibay po ito. Pero bago natin pagpatuloy, again, available pa po ang ating mga merch. Meron tayong Hacendero Cup, Hacendero Mug sa mga nais pang bumili. Huwag kayong mag-atubili. 250 lang po ang cup, 150 ang mug. At ang tutubuin po natin doon 100% ay para sa mga taong may sakit for charity. Ano po? So, tuloy na natin. Una, lagyan natin ng asukal. Simple lang, asukal. Ayan, asukal. Ayan. Tapos, haluin lang natin. Pwede na to. Kasa natin. Haluin natin ang asukal. Pwede rin nyo pong lagyan ng niyog, yung alangan na niyog, pwede rin, mas masarap. Pero kung wala, kahit asukal lamang. So mga panalig, habang na dun sa nakaset aside ang ating lulutuin, tayo magdidikit muna ng apoy. Kita nyo, dahil talaga yung hacendero, talagang tunay na abuhan. So, kitang-kita natin dyan. Pakita mo ang ating mga kahoy dito na naka-stack. Ang ating gagamitin ay walang iba kundi ang uyo sa pagdidikit ng apoy. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay parang dahon na galing sa puno ng niyog na ipinangahataw sa mga bata kapag makukulit. Ano? Ito ang pinamamalo sa amin o kami bata. Uyo. So, pwede natin itong gamitin pandikit ng apoy. Napakadaling dumikit. No, ganito lang yan. Yan. Tapos, ganyan-ganyanin lang natin. Okay? A few moments later. So, okay, nilagyan na po natin ng mantika ang ating kawali. Pwede nating ilagay ang ating kamuting kahoy. So, nilagay ko muna sa lupa, pero okay mag-ala, meron niyang patungan na bilao. So, ilalagay natin ng kaunti. Kaunti lang. Yan. At tapik-tapikin natin para mabilog. Yan. Kaya yun ay tinawag na tinapik. Ano? Tapik-tapik. Yan. Tinapik. Yun ay parang pancake ng mga hacendero. Matitikman natin yan. A few moments later. Ngayon po na medyo luto na ang ilalim, pwede na nating baliktarin. Yan. Para alisin lang natin yung medyo kumapit. Tapos baliktarin lang natin. Yun! Parang pancake na pancake. One eternity later. Luto na ang ating tinapik. Tingnan natin. Yan, kita nyo naman. Wow! Parang pancake na pancake na. Bango! Lutoy na po ulit natin yung mga natira. Tapos mamaya na ulit tayo magkita. Okay! So, luto na po ang ating tinapik. Yan, meron tayo munang apat na ginawa. Ipapatikim natin sa may-ari ng hacienda. Siyempre, si Don Felipe. Uy, magmura! Magmura! Amin, Jay! Yan, si Doña Arlinda. Yan, ang kanyang kapatid na si Doña Violeta. Yan, no, titikman na ang nawala yung isa. So, titikman nila ang aming ginawang tinapik. Unahin natin si Don Felipe. Don Felipe, huwag kayo magmura. Tatay pa. Bala mo. Mura ka? Hindi naman yata. Ayaw na, ilo. Mas tikman yung mga reaksyon. Ano nasabi nila, tay? Masarap! Masarap naman. Parang pilitan ah. Parang hindi mo kasakalawban. Masarap naman. Masarap. Malambot. Okay. Masarap. Masarap. Sino gawa niyan? Ako. Wow, bilig talaga si father. Wala ba gawa? Wow. At tikman nga yung ginawa. Sige, kung anong masasabi natin. Sarap nga niya. Hindi pa tayo susunod. Yan ang susubukan. So yan,
So, kita nyo naman, masarap daw ang ginawang tinapik. Dahil dyan, successful ang ating video. So, hanggang sa muli, maraming salamat. God bless!